Welcome. Good evening. Kamusta kayo, Tita Fe? Palaging stay home, Pastor. Yes. Very uncomfortable, very boring. Pero mabuti na lang, may garden ako. Tapos I spend time reading the Bible, you know, and then meditating, and then ano dito sa kusina, sa bahay. Pero boring din eh. Ano ba ang tanim nyo? May lemons ba kayo? Meron kayong kalamansi? Meron ba kayong... Yung kalamansi, Pastor, hindi pa nagbubunga. Pero yung lemon, nagbunga. Mm. Nagbubunga siya. Pero this time, hindi maganda. Wala na masyadong bunga, Pastor. Dahil pinag-prune ko, halos lahat ng branches pinutol ko last year. Oh. Kaya hindi masyadong ano ang bunga ngayon. Tita, how's the pakbet garden mo? Nako, masarap. Alam mo, pagka cold season, hindi maganda ang nasisira ang mga dahon eh pagka maginaw, malamig ang panahon. But, you know, at the end of this month, pwede nang magtanim uli. And then, ano? Umuulan na kasi. Oo, matapos ang ulan, ang cold season. Pwede na at the end of this month magtatanim uli. Mm-hmm. All right. Sige pa, tita. Ano ba yung sabihin niya? Sabi, gusto ko sanang sabihin, i-prune ko yung malunggay ko. Maraming branches, Pastor, sa middle of March. So, lalabas yung maraming branches. Mm-hmm. Maganda yun sa COVID. COVID-19. Ang malunggay? Hindi ko alam yun ah. Yes, Pastor. Soup. Pagawing soup? Soup at saka tea. Maano yun sa COVID eh. Ang alam ko yung malunggay sikat yan sa mga nagpapadede, di ba? Yung nagpapaano ng bata. Oo, Pastor. Oh, sabaw, sinabawan na. Ano. Pero maraming it's very ganas. Nutritious. It is called a miracle tree, Pastor, dahil sa maraming uses. Very it's a very strong, it's a very potent ingredient sa kung anong gagawin, like tea, yung ulam, yung whatever. Ah, masarap pa. Bakit yung malunggay namin namumulaklak lang? Ha? Namumulaklak lang. Yes, namumulaklak yan sila, masarap ang fruit. You can bakit also hindi nagda-down, 'di ba dahon ang kailangan? You can eat the fruit too. You know kung magkano yan sa palengke? That's $7.99 a pound for the fruit. And konti lang, anim lang, pito ang fruit, isang pound na yan. That's already $7.99 or $8. Mahal yung fruit. Sarap yan. Masarap i-ano sa gulay. Bago ko gutumin. Let us pray. Sige, si Sir Lenlen, kayo na po mag-lead sa prayer natin. Father God, thank you for tonight. Thank you for your blessing. And we pray that you send the Holy Spirit and bless us with wisdom and discernment as we study your word. Amen. 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 Thanks the Lord. Alright, sabi natin, every Friday, no, revisit lang natin yung articles of faith. Alam nyo, yung lahat ng mga denominations, no, iba't ibang mga sekta or religion or whatever, lahat yan may mga tinatawag na tenets of faith or faith foundation or articles of faith. Ito yung listahan ng kanilang mga pinaniniwalaan. No, at kadalasan, itong articles of faith ay dinidiscuss sa membership class. No, yung isang tao na born again, tapos gusto niyang magpatuloy. Kasi dalawang klase kasi ang umaatin sa ano eh, sa simbahan eh. At tatlo pala. Una yung attendee. Yung mga attendees, sila yung makikita mo minsan, minsan hindi. Minsan naman may attendees consistent every Sunday. Pero they just attend, they just listen, ano man, they participate sa mga programs, mga ganun. Meron naman yung isa, yung member. Yung member, ang difference niya sa attendee, unang-una,
consistent siya na nandoon siya. Talaga member siya. Identified siya as member ng church. Pangalawa, alam niya ibig sabihin ng tithing kasi member siya. Yun. Yung worker leader naman, yung pangatlong klase na umaati ng simbahan, ay yun talaga yung napagkatiwalaan ng Diyos, tinawag at mag-lead ng simbahan. So, yun yung mga iba't ibang klase. Ngayon, itong Articles of Faith kasama sa membership class, yun pala, isa pang difference sa members attendee, yung member, officially, nag-membership class. Yan. Yung sinasabi kasi dun sa polity natin. So, tayo dito, since lahat tayo ay mga members, iba sa atin, workers, leaders, no? Eh, kaya natin binabalikan, ano ba ibig sabihin ng Articles of Faith natin. No, base sa pagkakaintindi natin, no? At ibabase rin natin sa sinasabi. Kasi meron tayong interpretasyon. May interpretasyon ng Church of the Nazarene. At lalong-lalo na may interpretasyon na base sa kinuha ng Church of the Nazarene doon sa salita ng Diyos. No? So more or less, titingin tayo sa madaming verses at pag-usapan natin ano ba yung sinasabi doon. Pwede tayo magbigay ng kuro-kuro, mga pahayag, mga idea, mga suggestion o whatever na gusto natin sabihin. At ibabase natin, titingnan natin kung nag-fit doon sa ginawa ng Church of the Nazarene as Article of Faith. Alright? So, I think may 16 yata no, na Articles of Faith. So, from discussing the triune God, nagsimula last week tayo doon. Diniscuss natin kung sino yung God the Father. No? And for tonight, we'll talk about Jesus Christ sa pangatlong Articles of Faith, yung Holy Spirit. Tapos, tingnan natin dito. Nakasyam na to. Ayan. Number 4. Yeah. And I'm back. Kinain ako ng ano ng ng internet na wala. Kumpleto pa ba tayo? Ah, eh si Mini na wala. Babalik yan oh, may. Nawala si Pastor. Ayan, kinukuwento kanina yung Articles of Faith no. Meron nga tayo na una, yung Triune God, syempre yung Holy Father, and then Jesus Christ, and then Holy Spirit. Naniniwala tayo sa lahat ng to. Yung unang tatlo nating pinaniniwalaan. Pangapat, naniniwala tayo sa Holy Scriptures or Bible. And then sin, original and personal sin, i-discuss natin yan someday. Ano ibig sabihin ng atonement? No? Seventh, yung ano ibig sabihin ng prevenient grace? Number 8, ano ibig sabihin ng repentance? Okay. Bakit natin pinaniniwalaan itong mga to. And then, number 9, yan, justification, regeneration, and adoption. Medyo theology yan. Ano? And number 10, Christian holiness and entire sanctification. Ito medyo unique sa atin to. Hindi naman unique, pero in a sense, sa iba, ang tawag dito ay baptism of the Holy Spirit, heart unity, in feeling of the Holy Spirit, Christian perfection. So iba lang ang tawag no, pero somehow may pagka similarities na sa atin. And number 11, naniniwala tayo doon sa simbahan mismo, the body of Christ, blah blah blah, pag-usapan natin someday. I-rundown ko lang. Number 12, baptism. Ayan, naniniwala tayo diyan. Ano yung baptism? Lord's Supper, ginagawa natin 'yan. Gagawin natin sa Sunday dahil first Sunday of the month. Pero pwede rin naman tayo mag Lord's Supper every Sunday. So, depende lang sa gusto natin at paano natin na-observe to. And then, number 14, divine healing. Ayan. And then, number 15, second coming of Christ. And number 16, resurrection, judgment day, and destiny. Tingnan nyo lang, bago tayo pumunta dun sa pag-uusapan natin about Jesus Christ, tingnan nyo lang itong divine healing. Ha? Basahin ko lang. We believe in the Bible, biblical doctrine of divine healing. Dali. Zoom out. Yun. And urge our people to offer the prayer of faith for the healing of the sick. Pero nakalagay, tingnan nyo, highlight ko. Ah. We also believe God heals through the means of medical science. Ayan. Di ba? So, kumbaga malinaw yan. Na naniniwala tayo na
tayo pagagalingan ng Diyos, pero punta rin tayo sa doktor pag may sakit tayo. So Pastor, we can make a choice between Apo. The two. Yes, pwede po. Pwede. Kasi minsan, nangusap naman sa iyo ang Espiritu Santo na papagalingin ka niya, di ba? At alam mo yun sa puso. O poproteksyonan ka niya. Parang ganun. Ba, sa COVID-19. Ano? Kumbaga, but not everybody will apply, no? Ito. Kumbaga dito, it's your, dito magpe-play out, no? Yung relationship mo sa Panginoon. Pero as a denomination, sinasagot niya yung tanong na do we believe in medical science? Yes. This can be a blessing kasi na wala sa Panginoon. Ayan. Tsaka mawawalan ng trabaho si na Christine. Yung nurses, mga doctors, pag hindi tayo pumunta sa kanila. Alright, let's start. At saka po calling din kasi yun. Yes. Yeah. At saka Diyos din po ang naglalagay sa at heart. Gift no, din yun. Yes. Gift yes. Ang healing, ha? Gift yun. isipin nyo na lang, pag-uusapan nga namin ni Mini dati, paano kaya na-heal yung mga tao na wala namang modern at ano, no? Modern medicine. Pero yung bang wisdom ni Lord na malaman mo na ang ganitong klase ng dahon pala ay antiseptic or yun, 'di ba that's gift no? Na hanggang ngayon nga ginagamit pa rin yung mga ibang halaman ano na nakakatulong. At mismong science nag-aagree na ayan pag kinain mo yan, ininom mo yan, makakatulong sa iyan. 'Di ba? So, 'yun. Anyway, let's start. Last week, pinag-usapan natin, highlight ko lang, zoom out. Ay, zoom in pala. Zoom in. Pinag-usapan natin ang triune God. Okay? Review lang. Review. Okay? Sister Minnie, makikibasa po yung statement natin, yung ating statement of belief, no? Doon sa triune God na number one. Number one. We believe in one eternally existent, mm-hmm. infinite God, sovereign creator, mm-hmm. and sustainer of the universe. And that he only God, only in attributes and purpose. The God, okay, the God who is holy, love and is light, is the triune in essential being, revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Ayan, napagkwentuhan natin sa ano, thank you, Sister. Napagkwentuhan natin sa ano, sa last Friday, no, na lahat nung isinulat dito, nag-fit doon sa mga binasa nating mga Bible verses. So basically, itong ating gagawin pagka Friday, ira-rundown natin yung Articles of Faith. It's more of focusing doon sa inductive Bible study. No? Kasi dito mahilig ang mga taga-LA, no? Inductive Bible study. So, kumbaga, kasi ang galing naman ng pagkakalid talaga ni Pastor Manny, no? At talaga matututo ka na, oh, ganun pala ang ibig sabihin. No? Kumbaga, naglilinaw yung iyong pag-iisip na, ah, okay, ganun pala ang ano. Mas nakikita natin no in a different perspective yung salita ng Diyos. Anyway, last week pinag-usapan natin yan, triune God. No? It pertains ang ibig sabihin ng triune God, yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Alright? So, pag-usapan natin yung second person doon sa Trinity. So, I'd like to ask Sister Lenlen, makikibasa po dito. Ayan, i-highlight po. Ayan, yung naka-highlight. We believe in Jesus Christ, the second person of the triune Godhead, that he was eternally one with the Father, that he became incarnate by the Holy Spirit and was born of the Virgin Mary, so that two whole and perfect nature, that is to say the Godhead and manhood, are thus united in one person, very God and very man, the God-man. We believe that Jesus Christ died for our life, for our sins, and that he truly arose from the dead and took again his body, together with all things
pertaining to the perfection of man's nature, herewith, wherewith he ascend into heaven and is there engaged in intercession. Mm-hmm. So himay-himayin natin. Okay. This is the first part. Ang sabi, we believe in Jesus Christ, the second person of the triune Godhead. Ayan. Sige. Anong ibig sabihin pag sinabing second person of the triune Godhead? Bago niyo sagutin yan, tanong ko muna. To be honest, kasi sabi natin, iisa lang ang Diyos. Tapos naging tatlo. Nung bago kayo sa pananampalataya, nalito ba kayo? kayo, sige, anong masasabi niyo doon? Anong sagot niyo doon? Na, teka, sabi nila isa ang Diyos, tapos ngayon tatlo. Nagkaroon ba kayo ng kalituhan at maaaring maka-identify sa atin yung pwedeng makapanood dito at makapakinig na, oo nga, nalilito nga rin ako eh. Ano nga ba yung, ano, bakit merong, at naging Trinity. Di ba? Eh, kala ko ba isa lang ang Diyos? Kaya parang ganun. Ano sa palagay nyo? Kasi binanggit dito, diniscuss na natin to yung God the Father. No, very evident siya sa ano yun, sa Old Testament eh. Pero pagdating sa New Testament, yung second person of the triune Godhead, siya ang very evident, si Jesus Christ. Di ba? So, anong ibig sabihin no na tatlo ba yung Diyos? Ano ba to? Para ba tong coffee 3-in-1? Merong kape, merong gatas, at saka may asukal na. Tapos isang timplahan. Kape siya. Parang ganun. Paano niyo siya i-explica pag may nagtanong sa inyo? Ayan. Yan ang maganda dito sa Bible study na ito. Mapapaisip ka, no? Ni Pastor, kasi nung Catholic kami, no? Nung elementary kami. Doon. Nung elementary kami, in-explain na ng tatlong persona. Okay. So, ngayon, parang ang pagkakaintindi namin, all in one nga sila. Mm-hmm. So, una lang question kasi hindi kami pinapag-questionan eh. pantay-pantay ba sila? Mas malakas ba yung Father? Mas malakas ba yung Holy Spirit? Mas malakas ba yung Son? Anong pagkakaintindi niyo? Diyos, Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Mm-hmm. Ang Diyos, yung Diyos, tapos yung anak, yun ang pagkakaintindi ko nung maliit ako. Mm-hmm. Bakit ang tawag Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit? Bakit dinudugtungan din yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Yung kung ano, yung pagkakadescend sa earth. Mm-hmm. In the beginning, God, the God lang siya, yung God lang. Tapos mm-hmm. na-introduce yung si Christ, bumaba sa earth, sinilang through the Virgin Mary. And mm-hmm. then after the descendants, tsaka dumating ang gift na Holy Spirit. Kaya God, God the Son, and the Holy Spirit. Mm-hmm. So, dumating ba kayo sa point na medyo nalito kayo? Let's just be honest na o talagang, oy, clear sa akin to. Parang gano'n na. Hindi. Naging individual sila sa akin. Yun. No? Kasi ako, sa totoo lang, naging individual sila sa akin eh. No, kumbaga. Pero kung babalikan nyo lang to, tingnan nyo to. Oh. Ito sa part 1. Ano nakalagay dito? The God who is holy love and light is triune essential being. Triune in essential being. Tapos sabi niya, revealed. Importante itong word na to eh. Revealed as a Father, Son, and Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng revealed? Tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng revealed? Ano ba sa Tagalog ng revealed? Asan yun? Ano spell? Ito to. R-E-R-V-E-A-L-E-D. Ayan. Ano ba sa Tagalog?
ng reveal. Revered. Revered. Reveal. Reveal. Pinahayag. Di ba? Pakita. Tingnan natin ha. Tingnan exposed. Natin exposed. Yan. Maganda yun. Tingnan natin. Ano ibig sabihin ng reveal? Tingnan natin. Ano ibig sabihin ng reveal? Dictionary. Taran. Make previously unknown or secret information known to others. Okay. Sa Tagalog, gawing malaman ng iba ang alin. Yung dating hindi alam. Sekreto. At sekreto. Okay. So, madami. Before, hindi nila naiintindihan. Pero this time, sa triune in essential being, ang Panginoon na iisa ni-reveal, pinahayag, para malaman ng hindi mga nakakaalam na ito ay pinahayag sa pamamagitan ng God the Father, usually sa Old Testament, mas makikita mo siya sa Old Testament, God the Son sa New Testament, at God the Holy Spirit nung pag-ascend sa heaven ni Jesus. Di ba? Sabi niya, mayroong darating na counselor, may darating na comforter. Wala ka sa LA. Hello, sorry. Kasi lagi ako nakikick out. Ginamit ko na lang yung ano ko, hotspot ko sa phone. Ewan ko. Tama si Minnie na wala rin. So, anyway, balik tayo. Reveal. Ni-reveal siya. Ni-reveal niya yung sarili niya, ang Panginoon, iisang Panginoon. No, sa tatlong ano. Nawala rin si Tita Faye. Nako. Ay, ano po? Babalik. Babalik yan. Oo. Yes. So, share ko lang uli yung screen. Ayan. Pastor, ako po, pwede po mag-ano? Sige, tanong. Yung sa akin po kasi, di ba parang kami, ako, si Conrad, si Erza. Oo. So, kumbaga parang may tatay, tapos may anak, tapos may nanay, parang ganun. Pero iisang pamilya. Kumbaga, santil yan. Parang gano'n. Parang gano'n po yung nasa isip ko. Kasi, parang, kasi in the beginning, di ba? So, nandun si God, nandun si Jesus, tas ang Holy Spirit hovering, ano daw eh, on the earth daw, parang gano'n. Tapos sa Revelation, ang sabi, so, si God the Father is sitting on the throne, tapos seated on His right hand, si Jesus Christ. Parang gano'n. So, parang ang nasa isip ko, o ba, yung sinasabi nyo kanina na individual, parang gano'n. Oo. Pero iisang family. Kumbaga. Pag sinabi mong family, it's a group of individual. Diba? Oo, parang gano'n ang nasa isip ko na. Pero siya, hindi siya group of individual, but he is one revealed into three different persons. Nakuha natin. Kumbaga, iisa lang siya, pero ipinahayag niya yung sarili niya sa tatlong persona. Okay? So, ang ibig sabihin, kasi pag sinabing, what do you call this? Pag sinabi mong family, Santillan family, Conrad, Christine, Erza is an individual, stand-alone creation yan. Conrad, stand-alone creation. Alam mo yun. Pero sila, iisa, pero ni-reveal niya sa tatlong persona. Nakuha niya yung pagkakaiba. Kumbaga, hindi siya, pangalan nito, yung function niya, kumbaga, tatlo, 3D, no? Pero hindi ibig sabihin na may tatlong Diyos na in a sense na, alam mo yun, ni-reveal siya sa tatlong persons. Pero kasi ang iiwasan natin yung idea na naituro sa atin before na si Mama Mary, si Jesus, no? Minsan pwede na rin si Joseph, yung tatay ni Jesus. Pag sinabing Holy Family, pwede ka nang mag-pray kay Mama Mary, pwede ka nang mag-pray kung gusto mo kay Joseph, gusto mo kay Jesus. Kumbaga, madami ka ng alternative.
No, pero very clear naman ng Panginoon na iisa ang Panginoon, mga love your God, no. Pero ipinahayag niya lang yung sarili niya sa tatlo. Kaya ito pantay-pantay eh. Mm-hmm. Okay, yun. Ngayon, paano na iba? Ngayon, kasi unique kasi bawat isa sa kanila unique eh. No, kumbaga itong si yung Panginoon nating Hesukristo, siya lang sa tatlo ang nag-incarnate. Okay? So yung revelation niya is talagang nagkatawang tao para maramdaman, makita, mapahayag sa buong mundo na yung kanyang binibentang holiness ay posible. Nakuha natin. So tingnan natin ha, i-continue lang natin. Tingnan natin dito, sabi dito, second person siya of the triune Godhead. Okay? Hindi sinabi na kumbaga different God pa siya from the God the Father and the Holy Spirit. Now, that he was eternally one with the Father. So since day one, kung meron mang day one talaga, since the beginning, yung nature ng Panginoon, kasi hindi mo pwedeng i-box yung Panginoon na parang, oops, tao, mahabang balbas, alam mo yun. Hindi ganun eh. Yung spirit ng Panginoon, kumbaga, yung very nature niya, yung God the Father nandun na ang Holy Spirit, nandun na si Jesus Christ. Nakuha natin. So, he was eternally one with the Father. Iisa lang talaga. Lumabas lang siya in three persons. Kumbaga sa role, di ba? Ang nilalabasan mo ano yan, parang yung role mo, tatlong kambal, nagkakambal kayo. Alam, minsan may ganun mga pelikula eh. No? Ang hirap siguro ng artista, no? Dapat tatlo bayad nun eh. Di ba? Kasi na-arte mo tatlo. Pero anyway, kasi pero isang tao lang siya, di ba? Halimbawa. Isang screen lang naman eh. Dito kahit tatlong tao siya. Oh, pero ang hirap nun, ano? Kasi dapat, pero ako ha, para sa akin, dapat tatlo bayad nun. Kasi ano eh, nakatipid sila ng artista. Isa lang ang gumagawa. Di ba? Anyway, balik tayo dito. And he became incarnate by the Holy Spirit and was born of the... Bago mo tayo pumunta. At naging laman siya, naging tao, incarnate. Ibig sabihin na incarnate, made into flesh. Nino, ng God din, ng Holy Spirit. Yung binabanggit din ni Christine na nag-hover sa earth. Kasi during those times, sa Genesis 1, madilim. Walang ilaw. Walang buhay. Pero nag-hover yung spirit ng Panginoon, yung Holy Spirit, nagkaroon ng buhay, di ba? Di ba? Pati yung breath din ng Holy Spirit. No? Kumbaga, siya rin. Yung, ano eh, kumbaga, they're working together in a sense. Kita niyo yung kanilang dynamics. Siya rin. Yung Holy Spirit ang nag-incarnate kay Jesus. At si Jesus naman, siya rin naman yung nagbigay ng Holy Spirit doon sa mga apostles, di ba? Naalala niyo yun? So, kita niyo yung ano, yung kanilang dynamics. Makikita mo talaga dito, mapatunayan mo na, iisang, may isang above being na very unique at very, ano, very, what do you call this? Very consistent, no? Tingnan natin dito, sabi dito, incarnate by the Holy Spirit and was born of the Virgin Mary. Tandaan natin, itong binabasa natin to, ito ay articles of faith, statement written by a person probably existed in the 1700s or 1800s. Nakuha natin. So, pinagtibay ng maraming general conferences at naging articles of faith natin. Pero binasin nila lahat na sinulat nila dito sa babasahin natin mamaya itong mga verses na to. Okay? Kaya lang natin ito tinitingnan in a different perspective at binabasa na mabuti para ikumpara kung may basihan ba talaga yung pinagsusulat nila base sa salita ng Diyos. Kasi kahit gaano mo kaganda i-reward lahat, pero hindi naman galing sa salita ng Diyos. Pali, wala. Nakuha po natin. So sabi ito, born of the Virgin Mary, totoo kaya yon? I mean, how can that be possible? Medical science will not approve of that, right? How can be a virgin be pregnant in the first place? And yet, hindi lang pregnant, nanganak pa.
So dinidefine ito yung science. Nakuha natin. Kasi if you will be talking sa isang very objective na tao at very scientific na tao, di ba? It will not make sense sa kanya. Kaya kailangan natin ng verses, ng text. Okay? So, kayo, ano masasabi niyo doon? Doon sa born of the Virgin Mary. Anong perspective niyo doon? Halimbawa, kasi we don't engage in debate. Eh. No? Pero when we talk to one another, we try as much as possible to extract ano yung pwede natin, hanggang saan yung nalalaman natin. At eventually, ayaan natin ng Holy Spirit na magturo sa atin kung ano yung tama at mali. Kasi yun pa rin naman ang equalizer. Pero kayo, gamitin nyo muna yung simpleng, sabi nga nila, sentido common or common sense. Is that possible? Tanungin natin, science teacher. Science teacher, is that possible that a person will be born by a virgin? Pastor. Go ahead po. Sige, go ahead. Si Sister Lenlen. Sister Lenlen, sige po. Minsan kasi dahil kakanood ko ng mga sci-fi, naisip yung UFO eh. Na ano. Pero from the word itself, kung titingnan nyo, unidentified. Di ba? Pero ayokong anuhin ba? Sinasarili ko lang. Pero yun nga, kasi ang science kasi, it always based doon sa sa scientific finding, merong mga tinatawag na experimentation, tapos may conclusion. Sa conclusion, pag dumating ka doon, kailangan na patunayan mo siya na merong scientific at mathematical measures. Alam niyo 'yon. Kaya nga tatanungin natin kasi pwede rin naman natin sabihin na okay, maaring problem baka UFO or whatever or alien or whatever. Pero hanggang ngayon, unidentified siya. Kasi base dun sa term niya, unidentified. So wala pa rin may bigay mismo yung science, no? Kung tatanungin natin yung science teacher, is that possible to be born ng isang virgin teacher? Hindi, siyempre. Hindi posible yan. Bakit hindi posible? Bigyan mo kami ng scientific. Siyempre. Siyempre, kailangan ng egg at sperm cells, para maniwala diba? Kami. Kailangan ng sperm cells at saka egg cells para mag-combine, para mag-produce ng baby. Impossible talaga siya. Hindi, mahirap paniwalaan. Mahirap talaga paniwalaan yan. Okay. So, by faith, a person of science, hindi maniniwala kasi nga, it's impossible. Right? Pero di ba sabi sa Bible nothing is impossible to God. Pero you cannot just take it as it is. No? Kumbaga, meron sentido common ng mga tao. Kumbaga, kahit anong ganda na salita ng Diyos, kung titingnan siya objectively at scientifically, it will not make sense unless you use your faith. Di ba? Kaya nga yung faith, napaka-importante. Di ba? Kasi yung faith, it is believing somehow what is, kumbaga, mga bagay na, alam mo yun, yung tipong, talaga nangyari kay Job yun? Di ba gawang kwento lang? Talaga nangyari kay Joseph yun? Si Jonah, kinain ng big fish? Totoo yun? Seriously? Alam mo yun, even hanggang ngayon, kiniklaim ng Egypt na walang exodus na nangyari. Sa history nila, alam nyo ba yun? There's no such thing as exodus. Walang nangyaring Moses thing or whatever. Alam mo yun? So anyway, sabi dito, so that the whole and perfect natures, that is to say the Godhead and manhood, are thus united in one person, very God and very man, the God-man. Ayan, controversial din to. Tanong, anong pagkakaintindi niyo kay Kristo? 100% God ba siya? Or 100% man lang siya? Or 50% man, 50% God? Or 100% both God and man? Or what do you think? Ano sa palagay niyo? 100%. 100% ano? God and man. God and man. So 100% God, 100% man. So ibig sabihin, nagugutom si Jesus. Mm-hmm.
Nasasaktan si Jesus kasi man, yes. Di ba? May dugo siya. Meron siyang, no, nag-bleed siya. Ibig sabihin, pwede mong matempt si Jesus? Maano? Pwede siyang itempt kasi man siya eh. Di ba? Kasi di ba, ginawa sa kanya ng devil yun ilang beses? Di ba? So, lahat ng pinagdadaanan mo, pwedeng dinaanan ni Jesus. Minsan nararamdaman. Yan, nararamdaman niya. Na-curious nga ako eh. Paano kaya yung batang Jesus? Biyak din. 5-year-old? Tama, sabi mo ng 8-month-old. 3-year-old, nagsisimulan lumakad. 7-year-old, teenager Jesus. Paano kaya? Nagkakasakit kaya siya? Oh, nilalagnat ba siya? Alam mo yon, inuubo ba siya? Nabunutan ba siya ng ipin? O pag inubo ba siya, sabi niya, in Jesus' name, mawala ka. O kaya, in my name. Di ba? I mean, kumbaga, kung titingnan mo siya no, sa simple perspective ng logic, kung 100% God, kung 100% man ka rin, being a 5-year-old, eh, hindi ka pwedeng gumalaw ng parang 30-year-old. Nakuha natin kasi 100% man ka eh. Mm-hmm. Right? So, ibig sabihin, kasi ako, na-appreciate ko lang naman yung humility ng Diyos. No. He's very willing to undergo the process of being a 1-month-old, 2-month-old, 1-year-old, 3-year-old. Right? Nakita niyo yun? Kumbaga parang, wow. Tindi ah. Di ba? Parang, pwede naman na dumating siya dito ng biglaan na tsaran at may banda musiko pa, di ba? Bakit ganun? Ba't hindi niya ginawa? Di ba? Pero dito, palagay ko, Pastor, nag-observe, yeah, inoobserbahan niya yung, let's say, meron siyang ano, pero unique siya in a way na inoobserbahan niya ang tao. Hmm. Pero what I'm saying is, if you're a 7-month-old, a 3-year-old, you cannot observe like a 30-year-old. Do you get me? Na, kumbaga, dinaanan niya yung proseso. Yung pagiging tao. Oh, pagiging tao. Yung ating stage na nagiging, nagbabago tayo, lumalaki yung paa, alam mo yun, yung mahaba yung buhok, tinutubuan ng bigote, and everything. So lahat yun, dinaanan niya yung stage na yun. Narandaman niya. Kasi nga, 100% man. Kasi you cannot claim na 100% ka kung meron kang in-skip. Tama? Na alimbawa, sinabi mo, natapos mo yung college, alimbawa, pero alimbawa, meron kang subjects na hindi kinuha. Hindi 100% na natapos mo yun kasi hindi mo na ipasa lahat. Oo. Or hindi ka graduate. So siya, dinaanan niya lahat. Nakuha na rin. Bakit sa palagay niyo na kailangan niyang daanan lahat? Anong reason behind? Any logic sa ano na yun? Bakit kailangan mo daanan lahat? But kailangan mo ma-experience? Is it a bragging right? Is it something na kailangan mo yung patunayan siya or anything? Or is it something na meron siyang gustong ipahayag or i-reveal na I'm doing this, alam, para no ifs, no buts. Alam mo, parang ganun or whatever. What do you think guys? Experience everything. Kayo, tita, pero, what do you think? Bakit? So that he will experience everything of the human life. Mm-hmm. He will experience pain, everything, mm-hmm, suffering, and you know, lahat-lahat ng ano ng that will come to the life of a human being, ma-experience niya lahat. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng umangal sa Diyos na andaya mo naman, Lord. Eh, kasi hindi mo talaga alam at naiintindihan yung nararamdaman ko. Yes. O yung right, dinadanas ko, Lord, hindi mo naiintindihan. Yes. Para sa Lord. Correct. Correct. Para ma-bridge mo yung defect, yung gap ng God at saka ng man. Mm-hmm. Na-experience niya lahat. Na-experience mo yung limitation. Lahat-lahat.
kung na, bakit ano, hindi mo magawa yung expectation sa iyo ng God. Mm-hmm. Napansin niyo yung mga politician kapag election nagiging parang commoner sila. bigla silang nagmamando ng traffic, kumakain sa karinderya. Biglang parang sobrang mababa. Diba? Parang maka-identify sa kanila yung tao. Pero we all know that during the time after or before election, they're living a different life. But during election period, these people are trying to perceive themselves as a people of the, a champion of the masses. Kumakain kayo ng nakakamay, kakain din ako nakakamay. Diba? Or nagta-traffic kayo sa ulan, magta-traffic din ako sa ulan. Nag-chinelas kayo, naka-chinelas din ako. Di ba? Kumbaga, but these are all for a show to gain people's votes, right? But what about Jesus? Tama, Pastor. Para kay Jesus? How would you compare that showmanship ng isang politician sa ginawa ni Jesus? Sincere, walang hypocrisy doon kay Jesus. Exacto. Beautiful words. With all sincerity and no hypocrisy. Diba? Actually, galit ang Lord sa mga hypocrites. Eh. Right? Tawag niya nga dyan, mga brood of vipers. Kaya tayo, sinasabi ng Biblia, iwasan natin maging hypocrite. No? Kumbaga, yes, sir. Maging ano tayo, maging mapagkumbaba kagaya ng Panginoon. Bakit sa lahat ng ano ng tao kapag dumarating bawa here comes the POTUS or President of the United States tan 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 tapos red carpet, right? Tapos ganda pala ng boses mo, Pastor. Dapat tumawit kayo rin. Tapos pagka po dumarating yung presenting the Queen of England. Tapos meron pa mga gun salute yan, di ba? Kapag importanteng tao, bakit naka red carpet? Alam, pinapatira sa executive suite ng hotel. Nag-state visit. Bakit si Lord nag-earth visit? Bakit niya pinili yung sabsaban? Yung manger? Pwede naman na Graco or Oshkosh Bigosh, yung kanyang mga gamit nung siya'y baby. Di ba? Bilang isang nanay, isang tatay, gusto mo yung the best para sa baby mo, di ba? Eh bakit si Jesus, ito ang gamit-gamit niya? Para doon kay naranasan niya yung dinaanan ni Adam and Eve. Mm-hmm. Actually, si Adam and Eve, they were not born. Yeah, pero yung anak nila, di ba? Oo. Kasi na primitive, yun. Nasa paradise, so wala lahat. So for sure, nung nanganak si Eva, ganun din, nasa manger din yun. Mga, like an animal na nilagay lang sa di ba? Yeah, he did this so that we can identify, di ba? Maka-identify ko sa kanya, napaka-aba naman itong Diyos na to. Alam niyo, nagpa-born again sa akin, naalala ko lang, yung binabasa ko yung Book of John, napatanong ako sa sarili ko, sino ba itong Diyos na to? Na sobrang mapagmahal. Na umalis doon sa kanyang comfort zone para lang sagipin ako. Yun talaga, hindi ko ma-explain yan . Yung reasoning na yun na, kasi ako napaka-selfish kong tao . I will not do such thing kahit kaninong tao. Pero siya, yung willingness niya. Talagang kahanga-hanga. Diba? Kumbaga lodi . Sabi dito, we believe that Jesus Christ died for our sins and that He truly rose from the dead and took again His body. So He died for our sins. Kaya importante na alam natin yung nangyari sa Old Testament . Diba, papansin nyo ngayon, maraming teaching, puro New Testaments lang.
Well, because of evangelism and discipleship and blah, blah, blah. Pero it's important din na tinuturo natin ang Old Testament kasi yung connection niya para maintindihan natin bakit kailangan may atonement, bakit kailangan ng may mamatay sa sins. But, kasi these are yung may pamantayan eh, may regulation eh. Diba? Pero binasag niya lahat ng law. No? At nagbinigay niya yung buhay niya sa atin. Ito ang, ano, ito ang sasagutin na naman ng science. He truly arose from the dead. Took again his body. No? Together with all things appertaining to the perfection of man's nature. No? Herewith, ito pa, mas matindi. He ascended into heaven and is there engaged in intercession for us. Tanong ko sa inyo, is it possible for a person who already died and come back to life? Yes. Mm-hmm. Nangyari na kasi, di ba? No, meron may mga medical na nagpahayag na ito patay na to eh, pero nabuhay ulit. Ang explanation po sa amin noon, glorified body. No, no, what I'm talking about is yung scientific na namatay, ba, nasa kasaan, tapos akala patay na, nilagay sa freezer pagkatapos nang imbalsamuhin na, biglang gumalaw. Totoo ba yan, Pastor? Buhay pa pala. Opo, may mga ganung ano. Meron pong mga ganung instances na buhay pa pala. Na gano, no? Buti hindi na imbalsa mo. Yung connection sa baba. Ayun. I was kicked out again. Yeah. Sorry. Kicked out ulit ako. Ayan, balikan lang natin. So, ikaw, teacher, is it possible for a person? Pag namatay ba yung tao, ano nangyayari? Nabubulok. Mm-hmm. Kasi wala nang ano eh, wala nang living cells. 'Di ba? Pero dinify niya 'yon. Yung physical. Okay, linawin natin. Sabi natin 100% God, 100% man. So namatay siya kasi nga 100% man. Pero nabuhay siya kasi 100% God. Yes. Right? Kaya yes. Hindi pwedeng i-claim ng iba na man who's claiming to be God. There are other gods, there are other men na claim to be God. Buddha, Hare Krishna, Muhammad. It's a blasphemy. Mga prophets. There's a lot of prophets na nag-claim to be God. But ito hindi nila nagawa. Ang ialay, yung 100% flesh mo for the forgiveness of sins sa maraming tao, pero i-defy mo yung death kasi nga God ka. How can you be killed if you are the creator of heaven and earth? Yes. Nakuha natin. Mm-hmm. So, ito yung hindi pwedeng i-claim ng ibang Diyos. Eh kasi, ano lang naman sila. Eh, hanggang ngayon, nakabaon pa rin sila 6 feet under the ground. Eh. Buto-buto na lang. Nag-ascend pa sa heaven. Hindi lang nabuhay ulit, nag-ascend pa. Ito, ascended to heaven. Diba? He ascended into heaven. Bumalik sitting siya sa sitting on the right hand of God. Yep. At ito meron siyang task na ginagawa for us. Interceding for us. No, ipinapanalangin niya tayo. Hindi ba kayo nagtataka ba't di ba naguguna ang mundo? In heaven interceding. Mm-hmm. Right? Kumbaga hanggang ngayon no, talagang he's interceding for us at many people who will come to Him, accept Him as personal Lord and Savior. Ngayon, meron pa tayong ilang minuto. Tingnan natin, anong ibig sabihin? Tingnan natin kung mag-identify lang itong mga verses. Ha? Tapos mag-comment kayo. And then we will pray. Kasi gusto lang natin i-solidify na totoo si Jesus Christ. He's worth na tanggapin. No? At saka nabilang Lord
and Savior. Sabi ito, Matthew 1:20 to 25. Tingnan natin. Ayan. Bible Gateway. Matthew 1:20 ito tayo, 20 to 25. Tita Fe, makikibasa po. Matthew? Opo. Kasi sa, dineclare natin dito, as Church of the Nazarene, sabi natin, di ba, ang daming dineclare, tao lang nagsulat nito, binasa niya sa Bible. I-check natin kung tama. Okay? Wala, wala naman sa ano ko, screen ko, Pastor, ang Matthew. Ito pa, ilalabas ko po. Yes, ayan. One, ito po, nakita niya pa? Naka-highlight? Ito pa. Saan yan? Ano pa rin yung articles? I-slide niya lang po. Swipe niya. Pastor, hindi ko makita. Ah, sige, ano pa, ba yan? I-swipe niya lang po yung screen niya. Swipe. Oh. Wala. Nakita niya pa? Wala. Then, si Pastor Tin na lang. Pastor Tin, makikibasa. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Mm-hmm. So anong sinagot doon sa statement natin? Ano mo papansin yung sinagot doon sa statement natin? Sabi na sa kanina. Tingnan natin yung statement natin. Ha? He Ayan. Became incarnate by the Holy Spirit and was born of the Virgin Mary. Yes. Di ba? Sabi dito, but did not have sexual relations with her until she gave birth to a son and named him Jesus. So, is she a virgin? Yes. Ano sabi dito? See, the virgin will become pregnant and give birth to a son. This was a prophecy before Jesus was born. So, our statement, our articles of faith is correct based on sa salita ng Diyos. Di ba? So, tingnan natin to. How about sa Matthew 16:15-16? Tingnan natin, ha. Ayan. Si Sir Mini, makikibasa. Matthew 16:15-16. Hindi ko nakikita. Hindi naka-switch. Oo nga. Wala nga sa screen. Sa verse. Sandali ah. Stop mo muna yun ah. Stop wala sa screen. Muna. Tapos re-share mo ulit. Sorry ah. Hindi pala nakikita. Ayan. Lumabas. Yes. Ayan. Sorry. Kaya yung akin kanina, Pastor, wala rin eh. And sorry po ah. Kasalanan ko po yun. Okay. But you, he asked them, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the Living God. Sino yung tinatanong ni Jesus? Si Peter, di ba? Ito yung si Peter na astig eh. Yung palaaway, si Peter na brusko, nang tatanggal ng tenga ng sandalo. Di ba? Impetuous. Yeah. Tapos, very aggressive, di ba? Yes. No patience. No patience. Ayan. Tapos, mas matindi pa to eh. Si Peter eh. Si Judas, isang beses lang tinatawa si Jesus eh. Si Peter, 3 times eh.
Diba? Pero si Peter, tinatanong ni Jesus, no? Sa palagay mo, sino ba ako? Tanong ko sa inyo, bakit tinatanong ni Jesus si Peter? Eh kasi matagal na silang magkasama. Natutulog sila magkakatabi, kumakain sila magkakasama, nagme-mission sila, nag-evangelize sila, nagdi-discipleship sila, may relasyon sila, magkaibigan sila. Si Peter pa yung ano eh, mas matinding experience ito kay Lord kasi si Peter naka-experience lumakad sa water because of faith. At because of faith, lumubog din siya sa water nang wala yung faith niya. Di ba po? Pero ang tanong ko sa inyo, bakit sa tinatanong ni Lord, sino ako sa palagay mo? Who do you say that I am? Sabi ng Panginoon. What do you think, guys? Bakit sa palagay niyo tinatanong siya? To declare. Mm-hmm, to declare. Very good. Mm-hmm. Na ano po? Na he knows that Jesus is God. Mm-hmm. The Son of the Living God. Yes, Son of the Living God, Messiah. Ang anong ibig sabihin ng Messiah? God. Savior, di ba? Messiah, di ba? Siya yung ano eh, siya yung sugo. Di ba? Siya yung sagot, the answer. Kumbaga. So, pero sa dineclare to ni Peter, eh bakit kailangan na ano na tanungin niya kay Peter? At kailangan lumabas sa bibig ni Peter. Si Peter kasi yung may doubt. Mm-hmm. Si Thomas. Si Thomas yung doubting eh. No? Pero anyway, si Peter din naman kasi, eh medyo may kaanuhan to eh. No? Ako na, kasi among sa lahat ng apostles, favorite ko si Peter. Ewan ko sa inyo. Unpredictable kasi. Kasi nakapag-ano kay Peter, nakapag-identify. May pagkaganyan din kasi ako minsan. Hindi minsan, minsan madalas. May pagka-Peter din ako eh. Di ba? Siguro si Tita Fe nakapag-identify kay John the Beloved. Ako kay Peter talaga. O kaya kay Paul. Okay, di ba po si Peter is tactless? Oo. Yeah. At saka hindi lang to yung isang beses na tinanong siya. Tinanong din siya na, ano, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Pat tatlong beses, ba't parang ang kulit? Diba? Parang ang unang answer kailangan i-confirm na ikalawa, i-confirm na ikatlo. Oh, hindi ba naniniwala si Lord, parang nagda-doubt pa siya sa akin ba? Alam mo yan. Why is it important to declare that Jesus is Lord? Diba? Na bakit importante faith. Na faith. Hindi pwedeng lumabas lang sa ilong or declaration of faith, no. Declaration of faith. Bakit hindi mo pwedeng mag-usap lang tayo at sabihin na, oh sige ate, napag-usapan na natin yan. Ha? Oh sige ha, ano yan. Hindi, bakit kailangan mag-agree ka? It should diba? Be coming from the heart, not from outside. Not from, we just heard it outside. Formal confirmation. Yes, kahit po sa business, diba? Mm. Importante na magko-confirm yung kanegosyo mo. Yeah. Para walang speculation. Right. Para walang duda-duda at nag-agree ka, hindi ka pinilit. Yun ang pinaka-importante. Pwede ko naman sabihin na ako si Apostle Jeff Kibuloy at ako ang Son of God. Ako ang sugo. Maniwala kayo. Pag di kayo maniwala, palilindolin ko. Di ba? So parang maniniwala kasi napilitan ka. Pero this time, naniniwala siya with all conviction. Hindi nga nag-stop ni Kibuloy yung ano eh. Yung bagyo sa Pilipinas eh. Di ba na-stop? So saan natin makikita to? No? Na, ano, na he is the Messiah. Di ba? Ah, saan ba yun? Was born, blah, blah, blah. Wala tuloy. Nawala ang boses ni Pastor. Naku, nag-evaporate na naman. Hindi, nandito ako. Nandito ako. ako lang yung naglalag. Grabe talaga. Pag ako rin nagtuturo sa mga estudyante ko, bigla ako nawawala eh. Sabi ko sa mga estudyante ko, just stay there, I'll be back. Kasi Friday ngayon, madaming gumagamit. Pangit pag Friday. Ganon.
Connection, pang. Madaming ano eh. Dito, ano, sa Luke 1:26-35, no? Predict na. No? Ni Gabriel. Oh, ang ang birth ni Jesus. Same thing din to. The virgin name was Mary. Di ba? So, ayan. Malinaw na malinaw. And he will be called, he will be a great and be called the Son of the Most High. So, the, tapos dito, the, ito kasi, ito yung sabi sa science kanina, tinatanong natin si Minnie, kailangan ng sperm, kailangan ng egg cell para makabuo ng baby. Ito, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So that what made yung virgin birth possible. It's the power of the Holy Spirit. Ngayon, sino yung Holy Spirit? God, the Holy Spirit. Diba? It was only revealed in another person. So, actually, it's hard to explain to, ano, to non-believers yung ganyang concept. That's why faith will kick in sa usapin na to. Faith talaga by faith. Yeah, kasi as much as possible, we're trying to look at it in the perspective of a person who doesn't believe in God. Kaya nga yung tanong natin, what if kung ganito? What if kung ganyan? Alam mo yun? Pero unless you will use faith, it's impossible na maintindihan ito. Di ba? O dito sa John 1:1-18, di ba? Ito dito, curious ako dito. Yo. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Eh kasi nga, di ba sinasabi dito, Jesus ito, is the Word. He was eternally one with the Father. Right? He was eternally one with the Father. Kumbaga, nandun na siya noon pa. No? Kumbaga, hindi siya apo ni David. Siya ang gumawa kay David. Pero sa perspective ng tao, eh, descendant si David. Descendant siya ni David. Which is true naman, no? Sa lineage kasi ni David nang galing si Joseph. Now, how about sa Acts 22:36? Tingnan lang natin itong mga verses na to. Ayan, oh. They're from... Ano to? Ano tong nangyayari dito? Though he was delivered up according to the God's determined plan. Daniel. Mm-hmm. 23. Ito ba yung ano? Yung kay Stephen? No. No, hindi. Hindi, two eh. Oo. Tingnan nga natin. So, Holy Spirit promised, ascension, united in prayer. Matthias was chosen kapalit ni Judas. Okay. So, ito na yung ano, yung pumili na sila ng kapalit ni Judas. Pagkatapos, okay, Pentecost. Sorry, sa Pentecost. Sermon ni Peter pala to. Okay. So diniscuss niya. Okay, ito yung ano eh, nadagdagan sila ng 3,000. 'Di ba? Ayan. Okay. Anyway, balikan natin to. Huling tanong as we end. It's 9:16. Overtime. Huling tanong na lang. Bakit importante sa atin si Jesus Christ? Kasi alam mo, Muslim ako. Papaliwanag ko. Bakit importante sa akin si Prophet Muhammad? Why am I willing to die and blow up myself for the glory of the Prophet or for the glory of Islam? Bakit willing akong mamatay for the glorious Hitler during the World War II?
Diba? Merong ganun na matalagang yung faith nila kay Hitler. No? Kasi sabi no, meron akong nabasa na na sinabi, kung gusto mo daw mag-create ng revolution, i-capture mo daw yung heart ng mga bata. Yun daw kasi yung sikreto ni Hitler. Binigyan niya ng purpose yung mga tao. Yun lang mali. No? Pero paano, hindi naman ilalaban ko, hindi naman ipakikipag-debate or whatever. Pero paano mo pagpapahalagahan si Jesus Christ? Lalo na ang tawag sa atin, Christian. No? So, paano mo siya ibibenta? Paano mo siya ipopromote? Kumbaga, isa kang marketing specialist. Sino siya sa buhay mo? Paano ang kwento na gagawin mo? At paano mo ako makakonbinse na tatanggapin ko si Jesus sa buhay ko kagaya ng ginawa mo sa iyo? Kayo, sa palagay niyo. Base sa lahat ng binasa natin ito. What do you think, guys? Sino si Jesus? Mag-promote, ano? Ha? Mayroon ba mag-promote? Dapat, ano kay? Dapat talaga kakitahan ka ng Kristo sa buhay mo. Ano ba ang pinakamadaling i-promote na product? Sige nga. Kung ikaw magbibenta, anong pinakamadali na ibibenta mo? Something that you believe in. At okay. Tried and tested na. Yung tried and tested. Yung testimony natin kung paano tayo binago ng Diyos. Yes. Naniniwala ka doon sa produktong binenta mo. Tested. Tama. Tested. Kasi nasubukan mo sa buhay mo eh. Taste and see that the Lord is good. Napansin niyo ba mostly na binili niyo yung mga naitanong niyo lang doon sa taga-church, kapitbahay niyo, kaklase mo, may suot ng hikaw. Saan mo binili yan? Ganda. Bili nga rin ako. Mostly, malaking percentage ang binibili natin dahil nakita natin sa TV, ini-endorse ng paborito nating artista. Nakita natin suot-suot ng kapitbahay natin. Nakita natin sinasakyan ng taga-church. Or kadalasan, nakita mo muna bago mo subukan. Diba kahit nga yung pagde-decide na sige nga magba-bungee jumping na rin ako, sasakay ako sa helicopter or sasakay ako sa Ferris wheel kasi nakita ko yung kapatid ko or yung kapitbahay namin. Eh nagawa niya, kaya ko rin yun. May nag-endorse na magandang experience. Sabi nga ni Tin, na experience mo kasi, na ipamuhay mo. Ano yung sabi mo, Love, kanina? Ano yung word na binamit mo? Naniwala ka. Naniwala ka. Mahirap ibenta ang isang bagay na hindi ka naman naniniwala. Kaya importante ang articles of faith. Kailangan, bilang Kristiyano, founded tayo dito. Kapag iba't iba ang interpretation natin, mabubutasan tayo kasi hindi na tayo kapanipaniwala. Pero ang higit sa lahat ng paniniwala, eh makikita sa buhay natin. Yeah. Kahit naman kabisado mga articles of faith, kung di naman makikita sa buhay natin, baliwala. Di ba? Ang biggest compliment daw na pwede matanggap ng isang Kristiyano is when they say, alam mo, Sister Lenlen, Tita Fe, Pastor Tin, alam mo, Sister Minnie, kapag ka nakikita kita, I can see Jesus in you. Yun daw ang biggest compliment na pwede natin matanggap. Go ahead, Tita Fe. You're raising your hand. Hindi. Hindi na nag-raise. Napindot lang. Okay, parting words. Any inputs? Any takeaways before we pray? Let's start with you, Sister Minnie. Sabi ko na nga, hirap pala maging, pag ikaw pala ang teacher, mahirap ha. Mm-hmm. Yun ang maganda sa teacher, hindi siya na ako na. Nagtuturo lang para ka makapili ng panahon ng hapon. Ay, ikaw. Alam mo, it's a hard, yung topic about yung si Jesus born of the Virgin and how He was incarnated, di ba? Bilang isang Diyos. It's really hard to prove that talagang it is by faith. Kaya mahirap mag-share. Pag mahirap mag-share, dapat talaga panag-share ka talaga ng mga doctrinal. Is first, do you believe in the Bible talaga? Kasi pag hindi naniniwala dun eh, wala na.
Mm-hmm. Wala na. Kasi yun ang basihan ng lahat eh. Kaya di ba some of the, ano yung mga, tawag dito, scholars, they really have to prove that the Bible is real. Mm-hmm. Diba? Authentic. Authentic talaga. Mm-hmm. And it's not just a hearsay or anything. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-basis of faith natin eh. Mm-hmm. Yes. And second is yung talaga nga, makita talaga ma-manifest yung si Jesus Christ sa life natin. Kasi mm-hmm. maraming taong mababait din naman talaga kasi, di ba? Mm-hmm. Minsan nga, mas mabait pa sa Kristiyano eh. Di ba? Madalas. Minsan mahiyak ako, mas Kristiyano pa pala yun. Di ba? Pero yun nga, it's a, yun nga, they must see Jesus in you. And at ramdam ng tao kung authentic ka. Period. Hmm. Kasi tama ka, si sir, pagka pinresent mo to ng ganito, bawa totally zero knowledge ako, hindi kita maintindihan eh. Honestly, I know. Present mo to ng ganito. Hirap eh. Ito, ipinaliliwanag lang kapag naintindihan na nila at na-experience nila kung sino si Kristo sa buhay nila. Pero ito, dito ka magsimula, tumabi ka sa bus, ay alam mo ba, maniwala kay Kristo, second person of triune God, at siya ay pinanganak. Walang maniniwala sa'yo, lalo na logical mag-isip yung tao. Pero ito, kapag nakita sa buhay mo si Kristo, and then na, sabi nga, faith is developed by hearing and hearing the word, pagkatapos naniwala siya, pag ito in-explain mo, madali niya na maintindihan kasi gagamit na siya ng faith. Pero if you will grasp this as using your own intelligence lang, human intelligence. Wala talo. It doesn't make sense na a virgin will give birth. It doesn't make sense sa will ascend to heaven. Tapos, diba, incarnated, tapos mamatay, sumubuhay ulit. This will not make sense. Sabi nila story lang yan. Yeah, it's a story. Kaya nga tawag nila sa ano, sa yung mga unbelievers, ang tawag nila sa Bible, storybook. Diba? Yung ano, yung mga Muslim. Fairy tale book. How about you, Sister Lenlin? Linlin? Sister Lenlin, any parting words or any takeaways or anything that you want to say? Ang ano talaga nila, you have to see first before you believe. Mm-hmm. So if they can see Christ in you, then they will believe. Mm-hmm. So yun ang logic. So anong practical application na makikita natin, makikita si Jesus sa buhay natin? Yung ano na natin sa kanya, yung faith at saka yung pinapamuhay natin. Mm-hmm. Yung sinusunod natin yung law niya. Mm-hmm. Kasi from there makikita mo guided ka, protected ka ng Lord. Hindi ka mm-hmm. mapapahamak. So from there maniniwala sila sa iyo. Mm-hmm. Kasi maraming, everyday maraming danger, pero nakakaligtas. Who saves you? Christ. Jesus. Mm-hmm. So, magtataka sila, paano ka nakaligtas doon? Ganun. Yeah. It's all about, di ba? Mm-hmm. God lang makakagawa nun. Yep. So, that is your living proof. Mm-hmm. At saka no matter what na, lalo na pag nakilala mo talaga si Lord, hindi mo maano talaga sa isip mo na hindi totoo eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Kahit na galit ka at may nangyari sa buhay mo masama. Pag natikman mo talaga ang Lord, nakilala mo, babalik ka talaga. The more nga daw maghanap sila, yung mga scientists, the more nga daw maghanap sila ng proof na hindi nag-exist ang Diyos, lalo silang nai-inlove sa Diyos, nagiging Christian pa. Dahil nga kasi, paano mo nga naman ba explain yung vast universe, no, na yung intelligence behind the creation, ano? Ang hirap ipahiwatig. Ayun talaga. Any takeaway or any inputs? Tita Fe? Wala ba? Takik out? Nandiyan siya. Parang mahina na ako. Totoo nga, sabi nga ng mami ko,
mahirap intindihin ng tao na hindi nakarinig pa ng gospel ever since. Mm-hmm. So introduce the Lord Jesus Christ who died, kasi sa Philippines, hindi ba madalas yung mag-procession, mga ganan, mm-hmm. mga santos, mm-hmm. ganyan. Tapos sabi niyang ganyan, may knowledge ang mga tao that there is a God to worship. Mm-hmm. So introduce mo si Jesus. Just give the word of God. Don't go against any belief that they have in mind or whatever they belief that they practice. Sooner or later, the word of God that you have shared will be like a seed, and it mm-hmm. will grow, you know, and produce something in their lives. They will mm-hmm. be convinced. They will be brought to light. Sabing ganyan. And it is really true. Mm-hmm. You know, like my brother. Meron siyang girlfriend, Roman Catholic siya, and three times nung magkasal na sila, two times that day, the day before the wedding, dinala niya sa bahay at tinanong niya, are you really decided to follow my faith? Sabing ganyan, I want to be sure that before we get married, that you will be one with me. Mm-hmm. Sabi naman ng girlfriend niya, ang fiancé niya, oh yes, mm-hmm. Okay, I'll give you another 2 hours to think over. Sabing mm-hmm. ganyan. Then they talked again. Sabi naman ng babae, yes. So nagpakasal sila because yung gusto ng brother ko talaga na isa lang ang faith nila. Then as the years went by sa marriage life nila, nakita niya yung na-convince siya na totoo pala yung Jesus na inintroduce ng husband niya, na ganito, ganyan. Mm-hmm. And she changed. She became born again mm-hmm. and served the Lord. Amen. So sometimes it takes time. Yep. We introduce the Lord Jesus Christ, but sometimes it takes time for, you know, them to realize na totoo pala, real pala yung pagkamatay, yung existence of Jesus Christ mm-hmm. and His dying on the cross. Yeah. I agree doon sa sinabi ni Tita Fe, kasi kung mababasahan niya yung Bible, mostly, siguro sabihin natin 80% lahat na nakakilala kay Jesus at nagkaroon ng relasyon sa Kanya, instantaneous. Mm-hmm. Pansinin uh-huh. niyo yung mga storya nila, puro instantaneous. Biglang, boom, tumanggap. Pero sa panahon natin ngayon, mostly naman yung tumatanggap nasa process. Napansin nyo? Kumbaga, na pumuproseso. Meron mga instantaneous pa rin, pero may mga mas marami yung proseso muna. No? So it doesn't mean na yun na agad yung pamantayan na dapat instantaneous, no? Boom. Pero mm-hmm. meron kasing tao na kasi napaka-gentleman ng Panginoon . Diba? Mm. Good for you. Those are people na talagang pinagpala at instantly nakita nila yung kahalagahan ng Diyos sa buhay nila kaya tinanggap nila. Kaya nga, mga tao talaga, they cannot... Kung nabuhay ka ng time, Kung nabuhay ka ng time, ano, maniniwala ka ba kay Jesus? Well, that's possible. Meron din factor din yung time na yon. Kasi wala ka naman masyado nakikita na Wala ka masyadong yung tawag nito, yung distraction Di ba? Mm. Kasi kung nasa modern time ka, siyempre, may cellphone na, may di ba? Teka, si Jesus ba yan? Naka-Facebook Live ba yan? Noon, unang panahon, mas madali-dali siguro dahil nga limited yung knowledge na technology. May factor yun. Pero it doesn't mean nga na ang ikaw ay kapag hindi ka na instantaneous, out of the league ka na. Kaya nga, you were born for such a time like this. Buti na lang dito sa time na to. Ako mas gusto ko yung time ngayon kasi mas madaling mag-mission. May kotse. Kalakad ka, no? Imagine yung panahon ni Paul, di ba? Na shipwreck pa siya, na gano'n. Di ba? Pag nag-mission, hindi pa uso rubber shoes. Hindi pa uso rubber shoes. Ay, no, sa paano? Nagpagas ka pa nga, pwede mo pang i-reimburse sa church. People, walang reimbursement Hindi uso pa yung Saka hindi ka basta sa makakabili ng pagkain, sister nagutom ka Puro mainit na tubig ang iniinom dun dahil sa desierto.
Okay, how about you, Pastor Tin? Anong yung last words, inputs, or takeaways? By the way, Pastor, ano ang apelyido ni Pastor Tin? Santillan po. Santillan? Oh, okay. Meron kaming kapitbahay Santillan, Attorney Santillan, Davao City. Oh, wow. Ah, Dagupan po si na Conrad eh. Dagupan. Panggalatok. Panggalatok ako, Pastor. Panggalatok kayo? Magkakaintindihan po kayo ng asawa ko. Masarap po. Pwede kayo magluto ng sinan ba? Ha? Opo. Sa Bangasinan po. Oh. Saan? Saan? Ang lagi niya, ano sinasabi po niya ay Dagupan. Saan sa Pangasinan? Saan po ba yung Dagupan? Dagupan. Ay, Dagupan. Malapit lang yun sa daddy ko. Asinggan. Ako baka naman magkakilap. Unang taon ng Pangasinan. Mga Mejia, Santillan. Ayun, mga ganun. Oh, ganun. Yeah. So, ayun. Yung sa akin po, nung binasa natin yung about kay Peter, na yung tinanong siya ng Diyos na, oh, who do you think I am? Parang para sa akin, kumbaga inuumpisahan na siya na ni Jesus na isolidify yung faith niya. Kumbaga pag sinabi mo kasi, tas narinig mo, nagaling sa sarili mong bibig, parang ganun. Kumbaga parang sinosolidify na ng Diyos. Yeah. So inuumpisahan na siya ng Diyos. So which is, you know, nakakatuwa lang. Tapos yung nakalimutan ko na. Wait lang anak. Nakalimutan ko na yung sinabi niya Tita Mini nung huli. Yung may tanong ka na kung ikaw po nabuhay. Alam mo totoo 'yun. Alam mo kin-question ko rin 'yun. Oh, di ba? Ang hirap eh, di ba? Ang hirap. I mean, nandun yung point na siguro kasi nung mga panahon na 'yon, they were waiting for it. They were excited na darating yung Messiah, darating yung Messiah. May excitement sila. Naghihintay talaga sila na darating na Messiah. Sa panahon natin ngayon, parang, dumating na kasi siya. Na parang ganun. Like, wala na yung excitement na hinihintay natin yung pag-. Yeah, yeah. Parang ganun. And then, nag-iisa na nga yung buhay, ganyan. Pero tayong mga Kristiyano, para sa akin, ang dapat na kina-excite natin, yung second coming. Yes. Kaya, kung gaano sila ka-excited noong unang panahon. Yes. Darating ang Messiah. Darating siya ulit. Pero yun nga lang, since naging, you know, medyo busy yung mga tao, you know, na nawala yung focus sa Messiah, ganyan. Yun lang yung parang para sa akin, na nalulungkot ako para sa mga Kristiyano ngayon, na they're not excited anymore. Parang ganun, sa pagdating ni Jesus. Kulang talaga. Yeah, kaya kung kaya natin na ano, i-reignite ulit yung mga puso ng mga Kristiyano, kasi nandyan na eh, nandyan sa mga puso nila, kailangan lang talaga i-remind ulit. Kaya prayer talaga, prayer, Sister Christine. Oo. Oo. Madami pa nga ngayon natatakot, baka dumating na si Jesus eh. Di ba? Yun. Kayo na dapat hindi dapat natin kinakatakot yung pagdating niya. At saka yung mga nangyayari ngayon, you know, nakasulat sa Book of Matthew, you know, it's supposed to happen. Yung mga kaguluhan, yung mga ganyan, yung lawlessness, nakasulat na eh. Para sa ating mga Kristiyano, dapat hindi na siya surprise. You know? So parang ganun. Nagbibilang na lang tayo ng signs. Oo, parang ganun. So kailangan maano ulit natin yung mga Kristiyano, parang kumbaga to recapture their hearts. Mm-hmm. Bible talaga. Oo, yun talaga. Oh my gosh. Grabe, yun talaga. Amen. Para sa heart ko, you know, yun ang pinaka ano. So ready na kayo mag-revival na si Lord sa LA. LA. Pero alam niyo Pastor, Pastor Atin, yung aking mga apo tatlo sa anak kong older daughter ko, talagang ano sila sa Diyos, ano? Kasi we raised them like that. Pagdating dito sa Amerika, nung nag-aral na sila sa college, ganun-ganun, nag-iiba yung kanilang mga concept. Aywan ko kung anong tinuturo sa school. Mm. Alam, nagbabago ang yung mga
yung whatever they love to do before, whatever they thought was best, yung ganan, yung mga, nag-iiba. Kasi logical, tita, tita P, turo talaga dito sa America, logical eh. Mm. Pero encourage. Don't worry po, opo. Pa, kasi yung nakasulat na train up a child, mm-hmm. You know, so kung na-train nyo sila dati, may panahon yan, nako, promise ng Diyos yan. Babalik at babalik. Yeah, I agree doon, no? Train up a child, no? Oo. Para paglaki niyan, andun pa rin. At saka may promise po yung Lord na He will not allow na ma-snatch away sa hands niya. Yes, yung kanya yes. Na. And these yeah. Kids were peppered na eh. They were sprayed, they were soaked. Ang baga, nandun na yung Kristo sa puso nila eh. No, there are times sa buhay natin na somehow, kumbaga, minsan meron tayong ibang pinagkakaabalahan pero nandyan sa puso nila yan eh. Kumbaga, yes, it will true. Always come out and sa proper but, time lang. Mm-hmm. Totoo yan, Pastor. But surprised lang ako kung anong itinuturo doon sa school. Hindi na ba tinuturo nyo kasi? Ha? Pagdating na ng college. Teacher, ano ba tinuturo nyo kasi? Kasi ako ganito ah. Panagtuturo ako kasi ito ang tamang pagtuturo ng science. Present mo lang dapat yung facts kahit na nagtuturo ka ng evolution. Ang ituturo mo pa rin, isang theory lang yun. Ako laging ganun ang tinasabi ko. That's only one theory again. Yeah. What is theory? Theory has to be proven and it has to be proven over and over again. And there's another theory what you call creation theory. Mm-hmm. Ayun. So ganun dapat. Ikaso kasi yung mga iba, tinuturo lang evolution. Yeah. So, o yung iba, tinuturo lang yung creation. Yeah, or creation lang. So dapat, yeah. Both kasi para nakapag-decide ng willingly yung mga bata. Mm-hmm. At saka na-open. So, ako, I always tell them that, you know, I respect whatever belief that you have. Pero, you know, inaano ko pa rin, pinoprofess ko pa rin, this is my belief. Pero, yun nga, I present to the both of the theories. Kasi lahat naman theories lang naman lahat 'yan, lahat theories 'yan. Tsaka matuto tayong i-respect yung ano, yung pananaw ng iba kahit hindi parehas ang pananaw natin. Alam mo, may sumali dito, nag-pop out. Naniniwala siya sa LGBT. Respeto natin 'yun. It doesn't mean na we compromise or umayon tayo, pero at least i-respect natin kasi the very reason na sumali siya sa Bible study, ibig sabihin nirerespeto niya sa atin. Yeah, nirerespeto niya tayo. Na kanya. At in return dapat i-respect natin yung opinion niya. Alam mo 'yun? But it doesn't mean na you will agree or you will compromise. So parang ganoon. Kumbaga giving them opportunities to think kasi allowing the Holy Spirit na mag-work sa buhay nila. Hindi yung subo. Hindi kapag hindi mo 'to ginawa, ito mangyayari, which is probably true. Yes, but noong unang panahon ganyan. Mawawala naman yung soul. Ganyan. Ah? Sabi sa'yo, Jeff, ano sabi sa'yo ni Nanay Anday? Pag hindi ka tumanggap, tumanggap sa year 2000, magugunang ng mundo, punta ka ng hell. Hindi na ako bumalik ng church. Eh, bumalik din naman ako, pero matagal. Yeah. So, may after 2000? I-ano nila, dapat i-present natin si Jesus as Jesus na relational, hindi yung Jesus na theory na theological na pinanganak sa virgin birth. These are all truth, but hindi pa panahon para doon. Debatable. Ipakita muna natin si Jesus na relational, loving, forgiving, merciful, at makita sa buhay natin. Yun yung bottom line na pinag-uusapan natin. Eh. Kumbaga, we just allow it na para tingnan natin siya in a logical form para pag nakita natin at pag-usap tayo, alam natin kung paano tayo mag-navigate. Siyempre, with the help of the Holy Spirit, hindi naman tayo pwede mag-rely sa sarili natin. Kaya yung attraction pwede talaga ihag yung ano eh. Yung conversation na ako lang ang tama, ako yung pastor eh. Wala kayong magagawa. Hindi pwedeng ganoon. Kumbaga, ayaw mo mag-isip, magbigay ng pananaw ang lahat at igalang mo at ayaw mo mag-correct ay yung Biblia kasi hindi naman yung authority, Bible eh, di ba? So let the Holy Spirit play out. All right. So, nag-overtime tayo. Pasensya na kayo. Next Friday, Holy Spirit, pag-uusapan natin. Thank every you. Wednesday, meron tayong fast cut ng every book. Every book, ng 66 books. Tapos na tayo sa Ezekiel. Nasa Daniel na tayo, last major prophet. Papasok tayo sa mga minor prophets hanggang sa Malachi. Matatapos na yung Old Testament. We will start the New Testament.
No, pag natapos natin to ang revelation yung every Wednesday natin, hoping na sana wala ng COVID-19, then we'll go back to LA at magkaroon tayo ng Wednesday service. Ayan. Amen. Meron na tutulong sa akin mag-preach, kaya excited na ako. Gusto ko sanang mag-attend sa Linggo, Pastor, pero natatakot din ako. It's okay, Tita. No problem. Huwag niyo po, Mami. Dami ngayon. We respect your family's decision. We are trying to win them, not go against them. Alam yun. And we, alam yun. Mas, pero gusto bilang ko, Kristiyano, gusto mas, ko talaga, Pastor. Eh. Ay, gusto ko naintindihan po namin yan, Tita. Miss na miss ka din namin. Pero kami mismo, gusto namin mas safe ka. Gusto namin okay ka, di ba? Hindi po pwedeng. Kasi we need to strike a balance doon sa being fearless at the same time being careless. Alam niyo po yun. So, we want you na safe ka, safe place. We agree and we respect sa decisions ng mga anak nyo. In fact, inahangaan ko sila dahil they love you so much and we agree with that, no? Kumbaga, hindi ka namin pipilitan. Tita, ano ka ba? Ba't wala ka dito? No, walang ganoon. Kumbaga, let's wait for the perfect timing at tayo kakain na naman ng masarap. Amen. Pagkain na sa isip. Alam sa amen, basta pagkain. So, Christine, marami kang alam na masarap na kainan dyan sa ano eh. Pag-boodle fight. Vietnam, marami. Masarap boodle fight. Yochon, nako. Ayan. Ayan, magtanong tayo kay Sister Lenlen. Madaming alam niya sigurado. I know. Kainan. Kainan. Pagkatapos ng pandemic na to after church. Yeah. Alam niyo, excited ako sa first retreat natin. Yeah. Ay, okay na kayo. Diba? Ang saya siguro nun. Kasi tatlong gabi tayong magkakasama na yun eh. Tatlong araw pala. Dalawang gabi, tatlong araw. So, saya. Pastor. Huwag ka mawawala doon. Pastor. Oh. I feel at home talaga sa dyan sa atin ngayon. I feel at home. Really. Uh-huh. I feel at home. Amen. Yeah. Amen. Rin, eh. Thank you for making us feel at home, Tita. Bago lang kami. Sa pagtanggap sa amin kahit na yes, kami ay yes. Mga lipat really bahay. I really enjoy our time together. Yeah. Amen. Mm, praise the Lord. Happy, happy. So, yun naman ang gusto ng Diyos. Masaya tayo sa paglilingkod eh. Amen. So, manalangin tayo. Sige. Sister Mini, ikaw na ang mag-end. Si Sister Lenlen na nagsimula, ikaw na magtapos. Kasi lagi ko pinag-pray si Tita Fe. Mapagpahinga ko naman si Tita Fe. Ako ngayon? Hindi ba si Sister Mini po? sige. Go ahead. Sige. Para rest day ni Tita Fe ngayon sa prayer. Sige, let's bow down our heads and pray. Lord, thank you, God, for this day. Thank you for this wonderful learnings, Lord God, that we had today. We thank you for your presence, Lord God, and truly, Lord God, that our lives, that they will believe, that people will believe in us because of the manifestation, Lord, of your character in us, Lord. Mm-hmm. And I pray, Lord God, for each and everyone, Lord God, who attended, Lord God, this Bible study, Lord, see from Pastor Tien. I pray that you would bless her family. Mm-hmm. See Urza, see Conrad, Lord God, let your protection be upon them. Mm-hmm. And continue, Lord God, to deal with them, Lord God, so that they may serve you, Lord God, according to your ways, Lord. I pray for her. And I thank you, Lord God, for the job, Lord God, that you have given to her. Amen. And Lord God, for providing her not only her monetary needs, Lord God, but at the same time, Lord, in physical needs, you know, Lord, you're protecting her, Lord God, from COVID-19, and you've been blessing her, Lord God, spiritually. And I pray, oh God, that she will continue to be a blessing, Lord God, wherever she is, Lord God, sa kanyang work, kung saan man siya magpunta, Panginoon. Thank you for her life, Lord God. And we thank you, Lord God, for the life of Tita Fe, Lord. I thank you for her life, Lord God. She's like a mom to us, Lord God. And I pray that you would continue, Lord, to give her wisdom, God, and lantern, Lord God, her life so that she would continue, Lord God, to bless other people, Lord. Thank you, Lord God, for her life. And I pray, God, that she will be able, Lord God, to share your word, Lord God, to family niya, Lord God.
And I pray, Father, that you will protect her, Lord God, from COVID-19. Mm. And thank you, Lord God, for our family. Lord, hindi kami nagkaka-COVID-19. Mm. I mean, thank you, Lord, for your protection, Lord God. Thank you for all the blessings that we have received. And we pray that you would give us wisdom. Mm. You would humble our hearts, Lord. Mm. And I pray, oh God, that we will choose to bless you, choose to bless other people, Lord God, mm-hmm. and lift up your name so that your name will be glorified, Lord. Mm-hmm. Thank you, Lord God, for this day. And we pray, Lord God, for the service this coming Sunday. I pray that your Holy Spirit will just manifest, Lord, mm-hmm. and heal people, Lord God, heal brokenhearted, Lord God, heal them physically, Lord. Mm-hmm. And Lord God, touch every heart, Lord God. There's no limit, Lord God, to your power. Mm-hmm. Kahit na nasa TV pa or nasa church, kaya mo hawakan, Panginoon, mm-hmm. ang bawat isa, Panginoon. And we thank you, Lord God, for this opportunity that we are here, Lord, today. We bless your name in Jesus' name. Amen. 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 Sorry guys, nag-overtime tayo kasi kick out ng kick out yung ano yung yung internet eh. Anyway, it's a great Friday evening with you. So, see you on Sunday. Amen. God bless you. Sister Lena, congratulations ha. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye, Erza. Bye. Bye, Kita Fe. Bye-bye. 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 Sister Mini. Bye-bye, Sister Mini. Bye-bye po. Bye-bye po, Sister Mini. Everybody. Sister Mini.